May mali nga ba na nagawa ang church group na to? Anong masasabi nyo? Comment down below. Hi guys, and magandang araw po sa inyong lahat. So today, pag-usapan natin yung nag-viral na video na isang church group na hindi ko napapangalanan. Ang sinasabi ng mga nakapanood ay isang pang-guilt trip sa mga members nila. So ano nga ba yung sinasabi ko? Panoorin nyo to. Dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nila na akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, mawawala kaya. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magba-backslide. Ay, may ganun ba? May ganun. Be, matatapos na 2023, ano nangyari? Out of order! Ang sabi sa Biblia, ang lalaki ang dapat nagpo-provide sa babae! Tapos magpapaligaw ka sa hindi nag-aaral, hindi tapos ng pag-aaral? Hello? Okay, so kaya nag-viral tong video na to kasi nga sinasabi na ang video na to ay para sa mga tumiwalag nilang members or mga members nila na hindi na active sa church nila. Para sa akin, may mali dun sa nagawa nilang post kasi hindi nila i-delete yan sa social media nila kung hindi naging negative ang effect nito sa kanila. Bakit kailangan mong i-delete yung video kung naninindigan ka na tama yung ginawa mo? Kung titingnan ninyo, tinake down na nila yung post na yon. Meron tayong kanya-kanyang dahilan kung bakit lumilipat tayo ng religion. Kung bakit hindi ka na nagsisimba. Kung bakit ka tumitiwalag sa isang church group. Pag-usapan natin or magbibigay ako ng opinion base sa aking karanasan at observations na din. So itong example ko, nangyari talaga sa akin to. Pero syempre, hindi naman ito nag-a-apply sa lahat at may kanya-kanya tayong rason. So bibigyan ko lang kayo kasi ng parang explanation kung bakit nangyayari yung mga ganun. Well, I have nothing against sa mga religion or simbahan na napuntahan ko. Pero syempre, as we grow old or pag nag-mature tayo, meron na tayong sariling judgment at decision kung saan natin gustong magsimba at mag-grow spiritually. Example ko yung sa akin na, I mean, magkakaiba yung religion namin sa family. Sila papa ko, Catholic, si lola ko, Catholic before, tapos nagkaroon siya ng ibang religion, which pati mama ko hanggang ngayon ay doon. And yun din ang kinalakihan ko, hindi ko nasasabihin. And I have nothing against that, pero that's just my story. So doon ako lumaki sa church na yon, baptized na sila mama ko doon, and lola ko. Pero ako kasi, hindi pa. So ano ba yung story ko doon? Medyo na-disappoint lang ako nung nagtatrabaho na ako sa call center kasi ako. So, eto yung kwento. Sa church na yon, may specific schedule. May specific day lang ng pagsisimba. And syempre, pag sa call center ka, hindi ka makakapili ng schedule mo kung anong ibigay sa yung schedule. Which most of the time, may pasok ako alanganing oras, alanganin magsimba. Nagkataon lang na nung time na yon, basta madaling araw ng Saturday, yung out ko. And naisip ko na why not mag-attend ako sa church kasi hindi na ako nakaka-attend. And Sabado lang kasi kami pwedeng mag-attend. Right after kung mag-out, dumiretso ako sa church namin noon. Siguro mga 20 minutes yung biyahe doon. So may oras pa ako, makakahabol ako. Minsan lang ako magkaroon ng ganong schedule eh. Ang naging problema ko is, hindi ako nakadamit pang church. Mga damit ko kasi ganito. Wala na akong blazer nung time na lumabas ako. Bigla ko lang kasing naisip pumunta sa simbahan. So, well, to make the long story short, naka-sleeveless ako nung time na yun. And naka-pantalon. Which, that church requires na magdamit properly. Yung presentable kay God. Kung babalik pa ako ng bahay para magpalit ng damit, parang half na lang yung maaabutan ko, edi sayang naman. So, dumiretso na ako sa church namin nun. Pero dun nga ako na-disappoint kasi hindi ako pinapasok
dahil nga naka-sleeveless ako. So nakiusap ako na sana mapasukin niyo po ako kasi minsan lang ako makapag-out ng ganitong oras and na ngayon ko lang naisip magsimba, gusto ko lang makinig sa sermon ni Pastor. Medyo natagalan pa nga kasi parang inask pa nila kung pwede akong papasukin. Eventually, nakapag-decide silang papasukin ako. And sabi ko, doon na lang po ako sa may taas para hindi ako mapansin. Ngayon, nung nakikinig na ako doon sa Pastor kasi nag-start na siya ng sermon niya, biglang lumapit na naman sa akin yung ibang mga members doon sa church. Tapos, umupo sa tabi ko. Eh, nakikinig ako dun sa pastor. Sabi ganun sa akin ng mga members. Alam mo ba na bawal yan? Sabi ko, opo kasi ilang years na kami nagsisimba dito, bata pa ako. And I know. Aminado naman ako na mali itong suot ko, pero gusto ko lang kasi makinig sa sermon ni pastor kasi madala nga ako makapunta. Hanggat hindi nila ako tinitigilan na bawal yan na next time ganyan, pinagbigyan ka lang namin. So wala na ako naintindihan dun sa, nawala na ako ng ganang makinig dun kay pastor kasi umupo sila sa tabi ko. Tapos nagsasabi sila na, yan matagal ka na pala kayo dito nagsisimba, bakit hindi ninyo, yung ganun ba? So ang ginawa ko, simula nun, hindi na ako tumuloy dun. I know na, yun nga sabi nila, kanya-kanyang rules yan. And I know ever since. So, kasalanan ko yun. Pero nakikiusap ako na makapakinig man lang ng sermon ni pastor namin. Kasi nga, wala, hindi ko magawa ng paraan makapagsimba. At dun lang yung time na nakita ko na pwede ako magsimba. Dun pa nila ako hindi tinigilan. So, simula nun, hindi na ako nagpunta dun. Pero ang point ko dun, yung pag-sleeveless ko, siguro pwede nyo namang mapalampas kasi gusto ko lang talagang mapakinggan yung sermon ni pastor. Before pandemic pa yun ah. Long time before pandemic pa. So, wala pang online-online preaching or sermon yun. So, yun yung story ko. Meron akong kasamahan sa office na nag-introduce sa akin sa isang Christian church din or Christian group. At so far, hanggang ngayon, dun ako pumupunta. Aminado ako, hindi naman din regular akong pumupunta doon. But, hindi sila katulad nung pinanood natin na paparinggan ka. Hindi. And, ang maganda doon, minsan nga may umaatin ng mga Muslim doon. Basta, taga-iba't-ibang church yung mga curious lang na umatin. Napapasok nila. So, happy ako kasi nakilala ko yung grupo na yun. Kasi winelcome nila ako. Meron din silang Sunday na church. So, pwede kang pumunta ng Sunday, pwede kang pumunta ng Saturday. So, nagkaroon ako ng mas madaming option para maka-attend sa church. So, yung mga kagrupo ko, may message ka na, oh, hindi ka na nagpupunta. Ganun lang, kamusta ka na, ganun lang. Hindi mo mararamdaman na inoobliga kang pumunta. Ang point ko doon is, yan ay isa sa mga reason kung bakit naghanap ako ng ibang option aside from dun sa kinalakihan ko na religion. Ito sa pinakita kong video sa inyo, ayokong mag-comment ng namimintas or nanlalait, pero dahil masama akong tao, pwede ko talaga gusto yung boses ni si Pastora. Hindi ko rin siya gustong mag-deliver ng mga words niya. Alam mo yung feeling na ano? Siya yung typical na kasama mo kapitbahay, yung talagang, hoy, asan na? Hindi ka pa nagbabayad ng utang mo. Yung mga, ganun kasi yung dating, sorry ah, sabi ko nga masama akong tao. Hindi ko mapigilan na mapansin yung ganung pag-deliver niya sa church. Normal na makikita yung mga ganun na, ano, hindi ka na nagpapapasok, ganyan. Pwede kang kasama mo sa bahay, ganun, di ba? Maingay, parang tararat. Tapos sa office, pwede. Normal yan sa office, di ba? Sa bahay, sa office, sa kapitbahay, meron kang mga matatalak na mga taong nakapaligid sa'yo. Hanggang pagpunta ba sa church, aabutan mo yung ganyan, di ba? So parang, ang sakit sa tenga. Allow me na mag-criticize dun sa napanood kong video. Kesa pansinin ko pa yung mga mali dun, pag-usapan na lang natin, what makes a good priest or pastor? At bakit ka ba nagtatagal sa simbahan? At ano naman ang dahilan kung bakit yung iba ay patalon-talon ng simbahan? Siyempre, isa sa qualities ng good pastor, yung concern ka sa mga members mo. Genuine concern. Doon sa nakita nating video, makikita natin na concern siya. Kaya nga sila gumawa ng ganung video eh. Kasi parang gusto nilang ipakita na sabi mo, babalik ka. Anong pecha na? 2023 na. Diba? But the thing is, naging negative kasi yung approach nila. Pag ganun ba, babalik ka pa ba? Pag ganun na parang kang pinaringgan sa social media pa, parang feeling ko ako nga din yun. Hindi na ako nakapagsimba. Pero, diba, kung ako yun, kahit na hindi mo pinapatungkulan yung pangalan ng taong yun, meron pa rin effect yun sa members mo. Pero dun sa pangalawang video, yung sinasabi niya na
may pinag-aralan ka, tapos papatol ka sa walang napag-aralan. Okay lang naman yun. Practical naman siya at naririnig nyo rin naman yan sa mga magulang ninyo, di ba? Masakit, pero totoo din naman, pero para sa akin, mali yung pag-deliver niya ng words. Kasi pwede niya kasing sabihin na, you deserve someone better. Tapos ikaw, pinilit mo magtapos, di ba? Para pagandahin yung buhay mo. So kung pipili ka, pumili ka ng ka-level mo. Di ba parang mas magaan pakinggan? Hindi siya discriminatory pakinggan. Kasi paano yan kung member ako ng church ninyo, pero pumatol pa rin ako sa hindi nakapag-aral, yung mga tambay lang dyan sa tabi-tabi. Ano yun? Alam ko, huhusgahan mo ako dahil sa ginawa ko. The way kang magsalita, may nako-comment ka dun. Paano pa kaya pag nalaman mo na nagawa ko siya kahit sinabi mo na bawal? Malamang titiwalag agad yung member mo kasi syempre ayaw niya makarinig ng something from you. Kasi ganun yung approach mo sa kanila. Syempre kapag leader ka or pastor ka, pastora ka, maganda yung communication skills mo. Imbis na maparating mo or mapaintindi mo ng maayos yung message, nagiging negative yung dating. Katulad niyan, yung ginawa nila sa social media, medyo esablay siya doon, di ba? So doon sila nagkamali. Saka para sa akin, kailangan role model din ng pastor or yung priest mo. Yung mga tinuturo nila, in-apply nila sa buhay. Nakita mo yan, nagigil trip ka, nagpaparinig ka, ayan, documented pa, sa video pa. Diba? Na dapat, ine-embrace mo yung mga members mo, inaakay mo pabalik. Ang dating kasi nun, parang dinadrive mo pa sila away. So, sa tingin mo ba, sa ganyang attitude mo na magpaparinig ka sa Facebook, lalapit pa ba ako sa'yo para magsabi ng mga confidentialities sa spiritual journey ko? Syempre hindi, baka mamaya i-chika mo na naman tapos magparinig ka na naman sa Facebook, di ba? So that's one reason kung bakit siguro umaalis yung mga members nyo. Kesa sa magpaparinig ka, anong petsa na, nagsabi ka ng ganito, hindi mo naman tinutupad, tapos yung mga nasa likod niya, oh nga, tapos yung mga act-act na parang nagpipicture, oh may kilala akong ganyan. Oh, sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba, babalik yung mga taong yun sa inyo? Pagkatapos yung ganunin, you're driving them away dahil sa ganyang klaseng attitude. Dahil at the end of the day, mas maganda pa rin na ang mga miyembro ng church nyo ay nagsimba ng bukal sa puso nila at hindi yung pinipilit mo lang or napipilitan lang pumunta sa church para hindi sila mapahiya o dahil pinipilit mo. Sabi ng isang pastor or priest yata siya eh, nakita ko din sa Facebook. Sabi niyang ganun, yung nangyari na yan sa church na yan, imbis na gatungan natin, tulungan natin silang mabuo. Which, tama naman siya. Pero, tama rin naman na mag-criticize tayo sa ginawa nila, sa ginawa niya. Dahil, mas makakatulong yun para mabuo yung church nila. Kasi, si pastor ang leader nila eh. And, para ma-realize niya na baka naman hindi yung mga members ang may problema kung bakit nag-aalisan sa church nila. Baka naman siya ang reason kung bakit nag-aalisan yung ibang miyembro nila or tumitiwalag yung ibang miyembro nila dahil sa mga nagiging approach nila, gaya niyan. So, meron ding kagandahan yung nangyari sa kanila dyan, sa ginawa nilang ganyan, para magkaroon siya ng realization na baka naman yung church talaga yung may problema. So, ayun lang, medyo napatagal tong video na to. Sa akin naman, wala akong problema kahit na anong religion mo. Sa panahon ngayon, sobrang dami na ng religion na sumusulpot. Pero as long as you believe, you and I believe sa Panginoon. Actually, kahit nga yung iba, naniniwala. Hindi sa Panginoon, kung mga Muslim, kay Allah, yung iba na naniniwala na ang Panginoon nila ay araw, kung ano-anong mga hayop, ganyan. Wala akong problema dun. As long as may pinaniniwalaan kang lumikha sa'yo, I respect you. So, yun. Hindi ako nagja-judge ng mga ganun tao. Ang hinuhusgahan ko lang yung mga taong hindi naniniwala na may Diyos. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. At mag-comment po kayo kung anong masasabi ninyo sa video na yan. At kung may comment kayo sa mga sinabi ko, I'm open to comments and suggestions. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.